makagago. Sinabing kailangan ipasok na sa mental hospital si Rob Moya. Yan ang trending. Trending ngayon at pinag-uusapan ang ginawang proposal ni Rob Moya kay Tony Fowler noong nakaraan. Tinanggihan ito ni Tony at ibinato pa ang singsing na iniaalay ni Rob sa kanya. Samot-saring reaksyon ng mga netizens, maging ang mga kaibigan ni Rob Moya at Tony Fowler ay nagbigay na ng reaksyon ukol dito. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka sa akin channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang inaantay mo? Hit the subscribe button and turn on notification bell para una ka sa showbiz updates. Nagbigay na nga ng opinion si MG tungkol sa issue ngayon ng malapit na kaibigan na sina Tony Fowler at Rob Moya. Isa si MG sa mga vlogger na laging nagbibigay ng reaksyon ukol sa mga isyong kinasasangkutan ng mga kapwa niya content creators. Nung nakaraan nga lamang ay sinabi ni MG na ang kontrobersiyang kinakaharap ngayon ni Zainab Harake at Iskas Takni ay scripted lamang. Sa kanyang latest vlog ay pinanindigan niya ang pahayag niyang iyon. Kasabay na rin ng pagbibigay niya ng opinyon tungkol kina Rob at Tony. Aniya, marami daw kasing nagsasabi sa kanya na bakit kina Zainab at Iskasta ay nag-react siya. Samantalang sa trending issue ni na Rob at Tony na malapit niyang mga kaibigan ay wala siyang say. Kaya naman, ito ang tinalakay niya sa kanyang video posted noong April 27. Ani MG, tingin niya daw ay scripted din ang nangyayari kina Tony at Rob. Kahit daw sinasabi ni Tony na hindi ito scripted, ay hindi siya naniniwala. Kahit pa nga isa sa mga good friends niya ang controversial na vlogger. Ayon kay MG, ay partially scripted daw ang mga pangyayari, lalo na daw sa part ni Rob. Pinapahaba lang umano ng binata ang issue para lang sa content. Para daw sa kanya ay may pagka-immature si Rob at yung katawan at mukha niya ay hindi naaangkop sa pag-iisip niya. Saad ni MG patungkol kay Rob. Nagbigay din siya ng payo sa binata at dalawang bagay lamang daw ito. It's either mag-move on na si Rob or magtulungan silang mga friends nito na ipasok siya sa mental hospital. Upang mabawi daw ni Rob ang dating takbo ng pag-iisip nito dahil baka daw nalilimutan daw nito kung sino siyang talaga. Samantala, napagdesisyonan naman ni Rob Moya na ihinto na ang pangungulit niya sa dating partner na si Tony Fowler. Matapos nga ilang beses na rejection, naisip ni Rob na dapat na niyang tigilan ang pagsuyo kay Tony. Nitong nagdaang araw nga lang ay kabi-kabilang batikos ang inabot niya dahil sa pagpopropose niya kay Tony na tinanggihan naman ng vlogger. Marami ang nagsasabi na kahit ano pa ang gawin ni Rob ay hindi na niya maibabalik ang dating pagtitinginan nila ng ex-girlfriend. Dahil umano sa dami na rin ng kasalanan na nagawa niya dito. Mula pa noong nagsasama pa sila hanggang sa maghiwalay na nga sila. Kaya naman, sa kanyang latest video, ibinahagi ni Rob ang kanyang saloobin ukol dito. Aniya, hindi naman niya ipinipilit ang kanyang sarili. Binanggit niya din ang tungkol sa mga kapwa niya vlogger na binabatikos ang kanyang ginagawa. Ang gusto lamang daw niya ay mabalik ang pinagsamahan nila noon ni Tony. Samantala, kahit puro negatibong komento ang kanyang natatanggap, pinasalamatan naman ni Rob ang mga patuloy na sumusuporta sa kanya. At sa layunin niyang manumbalik ang pagtitinginan nila ng aniya'y pinaka-espesyal na babae sa kanyang buhay, umalma din siya sa mga bumabatikos sa kanya na alam naman daw niyang wala siyang maling ginagawa. Ayon pa kay Rob, kahit pa nga hindi na bago sa kanya na makatanggap ng insulto at masakit pa din daw na kahit hindi niya nagawa ng kasalanan ay binabatikos din siya. Kaya naman, dahil dito ay napag-isip-isip ng binata na dapat na talaga siyang tumigil sa panunuyo kay Tony Fowler. Kayo mga netizens, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito.